Ito na po sa ating linya ngayon, si OIC Secretary Maria Rosario Vergere ng DOH. Ma'am, magandang umaga po. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Opo, salamat po sa panahon. Ma'am, ito ho bang desisyon na maging optional o voluntary ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor places ay naikonsulta po sa inyo? Yes, sir. This was discussed in the IATF meeting last week kung saan ang DOH naman po ay dumalo. We have presented the different scenarios, potential scenarios regarding masking mandate. But because IATF is a collegial body, syempre we respect the decision of the body. So ang tangi lang ho namin talagang pinaalala na dapat unified ang messaging natin. We have to inform people na this is about informed decision already. Dapat alam natin lahat kung ano ang risk natin. Alam natin kapag tayo ay vulnerable, magsusuot tayo. We highly encourage the wearing of mask. Pag nakita natin na ang sitwasyon ay hindi angkop para magtanggal ng mask katulad ng maraming tao, kahit na yan ay indoor or outdoor o di kaya pangit ang ventilasyon, we highly encourage pa rin na magsuot tayo ng mask. Opo, pero ma'am, kung kayo po ang tatanungin, kumbaga on record sa IATF meeting, ano po ang inyong boto kumbaga? Well, we were proposing that we do a pilot muna. Wag muna agad-agad para makita natin kung kakayanin. Pero ito naman po ay sabi ko nga, nirerespeto natin ang desisyon ng collegial body na yan. And katulad ng lagi rin sinasabi, no, na tayo naman po ay better na and better prepared than before, because before wala naman ho tayo mga tools pa na ginagamit. Ngayon ho may bakuna na tayo, ang tao are well informed already, mas makikita na natin ang trends ng sakit na expectedly cases will increase. Pero alam naman natin na dapat pag-ingatan lang natin talaga na maging manageable ang ating mga healthcare system. Opo, yung binabanggit po ninyo na dapat ang messaging po ay pare-pareho at maayos. Ngayon pong mag-uundas, ano po, may mga LGU na nag-iiba-iba nga din po ang kanilang patakaran. Dito po ngayon sa sinasabi na ano, na ilalabas pong desisyon ng Pangulong Marcos, ito ba'y ilalabas ngayon na para po pag-undas, isa na lang po ang, ano, ang magiging panuntunan? Ito pong executive order, as what the President has mentioned, will be issued out soon. Mm-hmm. Ito po namang undas, saka syempre Christmas time, ano? Mm-hmm. Alam natin maramihan po ng tao. Kaya nagpalabas na po ng mga circular ang DILG at saka ang Department of Health kung saan pinapaalalahanan natin ng mga tao, bagamat outdoors itong undas na ito, pero expectedly maraming tao talaga. So we highly encourage na sana mag-mask muna po tayo para po sa protection natin lahat. Opo, pero ma'am, doon ho ba sa ilalabas mong executive order ng Pangulo, doon ho ba nakalagay na kapag po public transportation, dapat naka-face mask pa din? Highly encourage po kapag public transportation. That was part of the agreement in the IATF. So we still highly encourage that people wear their mask, magsuot tayo ng mask kapag sasakay po tayo ng pampublikong sasakyan. Dahil alam naman po natin na dikit-dikit talaga ang tao kapag nandyan tayo. So meaning highly encouraged pero hindi na siya must, no? Hindi na mandatory. Opo, highly encouraged po. Mm-hmm. Kaya nga ang sinasabi natin ngayon, it boils down to individual decision. Shared responsibility po natin ito lahat. So kapag alam po natin na medyo hindi po angkop na magtanggal tayo ng mask, we highly encourage people to wear their mask, no? Sa, lalong-lalo na po dyan sa public transport, lalo na po dun sa mga tataong lugar. Opo, ang problema na dyan kapag may bumahing, ano? Bumahing yung driver, di ho ma, o yung pasahero, at tapos walang mga suot na face mask, yun ho ay risk na ho natin lahat yun. Kaya better pa rin siguro mag-face mask, ano po ma'am? Tama po yan, ano? Kaya nga lagi po namin pinapaalala na talagang ito po ay shared responsibility, hindi lamang po dapat yung sarili natin ang iisipin natin. Isipin din natin yung pagka-umuwi tayo, uwian natin yung mga magulang natin na matatanda na at tayo ay na-expose, maaari sila magkasakit. So this is informed choice, ang individual ang magdidesisyon,
kung ang risk nila sa tingin nila ay mataas, huwag na huwag munang magtanggal ng mask. We highly encourage the wearing of mask. O kaya kung kayo po'y may uuwian nga na mga matatanda at mga may sakit sa bahay, dapat iniisip nyo, mag-mask na lang po kayo, di ba? Para ho sigurado. Opo, ganun po ang ating sigurong magiging panawagan din po sa aming programa. Doktora, meron din po nga nagsasabi na ito pong desisyon na ito ay hindi ho napapanahon considering na yung booster dose ano ho natin rate ay napakababa. Dito po sa pinakahuling informasyon galing po sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, 20 million pa lang mahigit ang nagkakapagpa-booster. Oho, eh napakababa po nitong rate na ito, di po ba? Tama po yan, sir, no? So kaya nga po kailangan mas pagtitingin pa natin. We have seen that our local governments have intensified their efforts towards giving booster para sa ating mga kababayan. Pero talagang hanggang ngayon, very slow ang uptake. So sana po, sa ngayon po na nagkakaroon tayo talaga ng easing of this different restrictions sa ating mga kababayan, ito po ang pinakaunang protection po natin. Magpabakuna na po tayo ng ating first booster shot so that we can be able to get our protection. Yun nga po, ma'am. Meron ba kayong gagawin pong ano? Mas pinaigting pang kampanya in the light of this development nga po na hindi na mandatory ang face mask? Para ho, kasi parang, ma'am, ako lang po, no, napapansin ko lang po, para yung mga tao, nalimutan na yung bakuna eh. Nalimutan na yung pagpapabakuna ba? Even yung booster, kasi nga po, ano na eh, wala na pong masyadong impormasyon at kumbaga, maluwag na po ngayon, ma'am. Hindi naman po sa walang impormasyon, no? Nandyan pa rin po talaga yung pagpapaalala natin araw-araw. But I think moving forward na lahat ng tao sa tingin nila ay maayos na ang sitwasyon. Pero gusto lang natin ipaalala nga sa kanila maya't maya na ang virus nandito pa rin. Maari pa rin tayo magkasakit. And katulad nga ng sabi ko, kung tayo malalakas ang katawan natin, pero kapag tinamaan po ang nanay at tatay natin, ang lolo, ang lolo natin, sila po mahihina na ang katawan, maari po sila magkaroon ng critical na infection. So sana po magpabakuna na nga po lahat. Ma'am, ilan pa ho ba ngayon ang hawak nating bakuna? At di ho kaya tayo abutan ng expiration nito kung magiging mahina po ang response ng publiko sa pagbabakuna? Well, naka-forecast naman po tayo, sir, no? So sa ngayon po, we have enough doses to last para po dito sa mga eligible population natin. Yun naman pong ating mga bakuna, meron po tayong expiry hanggang end of the year. Yung iba naman po na para-extend na uli natin ang shelf life nito. So meron po tayo, hindi po natin kailangan mag-alala dahil we have enough doses for everybody. Wala pa po bang information, ma'am, para doon sa mga seniors ano po na magpa-third booster? Yun pong sa mga senior citizens po, yung kanilang unang booster po ba? Hindi, ma'am. Di ba, ma'am, meron na ho kaming, nakakadalawa na ho kami ng booster eh, ang mga senior. Opo. So, meron, po, meron mga iba po na lagpas na nga po ng 6 months at sinasabi, baka naman meron ng pag-aaral na pwede na magpa-booster ulit ang mga senior, lalo pat may available namang bakuna. Hindi pa ho yan, ano, wala pa ho tayong pag-aaral na itutuloy natin na makapagbigay tayo uli ng pangatlong booster shot for our population. Meron ho tayo ngayon na mga bagong bakuna na lumabas na sa ibang bansa. Ito pong bivalent vaccines. Ito po yung atin pong pinagtatrabahuhan ngayon where we have started our negotiations para magkaroon din tayo ng mga ganitong doses sa ating bansa soon. Ano ho itong uri, ma'am, ng bakunang ito? At para po ito kanino, ma'am, na populasyon? Anong level ng populasyon po natin o anong kategory? Yes, sir. Ito pong bivalent vaccines na ang tawag nila. This is very specific. It addresses ito pong Omicron variant na meron tayo sa ngayon. Mm-hmm. So ang atin pong ginagawa ngayon at base rin naman po sa mga ebidensya, yung mga artikulo, no, na ito po ay makakatulong sa atin para ma-control natin or ma-prevent natin ng severe infections in terms of this Omicron sub-variant na mga lumalabas. Opo, at kung sakasakali po, yan ho ay pwedeng i-administer sa entire population po, ma'am? Wala pa hong nilalabas ano, na in terms of kung sino dapat yung populasyon na bibigyan. Pero of course, dumabas na rin naman dun sa ibang articles from the other countries na inuuna nila yung mga vulnerable, katulad po ng ating healthcare workers, katulad po ng mga nakakatanda, yun pong may mga comorbidities.
So atin pong pinag-aaralan maigi, nakikipag-usap na rin tayo sa mga eksperto natin para kung sakasakaling pumasok na at makuha natin itong mga bakunang to, sino po yung una natin mabibigyan ng mga bakunang mabibili natin. Opo, dito po sa COVID-19 vaccination dashboard, yung first dose 70,860,500 plus, ito ba'y nangangahulugan po na first dose, hindi na ho nagpa-second dose pa? Opo, ito po yung mga atin pong talagang tinututukan, ano, dahil nakakaunang dose pa lang sila, kailangan mabigyan pa rin natin sila ng second dose. Pero cumulative yan, sir. Mm-hmm. So kapag tinignan natin na cumulative, makikita natin dyan na meron na ho dyan na makakapag-second dose na dahil because it was cumulative in the past months, nakita natin one dose lang, pero after one month, nakuha nila yung second dose nila. Opo, opo. May tanong lang po sa si Chacha, ano po, pero ito lang, yung pong availability ng bakuna sa mga commercial pharma company, sa mga butika, hindi pa po yun matutupad? Ito po ay naumpisahan natin before na nagkaroon po tayo ng bakunahan sa ating mga pharmacies. Mm-hmm. And tayo po sa gobyerno are very much willing to continue on ito pong ganitong pagbabakuna natin dyan. Kaya lang meron po tayo mga inaayos ngayon na arrangements kasi meron hong kaakibat din po kasi na parang resources na kailangan namin ilagay dyan. So hindi po kami makapasok muna dyan sa ganyang agreements because it's not in line doon po sa ating mga rules and procedures on audit. So tinitigdan pa po natin but nevertheless, hindi man po available pa sa ngayon dyan sa ibang mga drug stores natin, it is available in all other public places and even in the clinics of our doctors. So wala pa ho talagang commercial license itong mga pharma companies para ibenta ito commercially ng mga bakuna doon sa mga may kakayahan naman bumili? Ay, hindi pa ho yan kasi kailangan natin ng Certificate of Product Registration, yung CPR. At sa ngayon po, EUA pa rin tayo. Although may mga nag-apply na po sa FDA for CPR na po ng kanilang bakuna, J&J vaccine, ina-evaluate na po. Ayun pong sa Pfizer, nagkukompleto lang sila ng requirements for their compliance. So antayin po natin yan. Once nagkaroon po ng CPR ang bakuna, maaari na po yan bilhin sa bawat butika. Okay, sige po. Sacha, go ahead please. Yes, ma'am, ano po ang reaksyon ninyo dito sa pagkakatalaga kay Kaskulan bilang DOH Undersecretary? Well, ma'am, unang-una po, prerogative po yan ng ating presidente. Ano? So, in-appoint po siya. So, sa tayo po naman, kung sino naman i-appoint ng ating presidente, atin po namang tatanggapin. At saka, syempre, makikipagtrabaho tayo sa kanila. So, marami po kasing mga negatibong reaksyon ano, dito sa pagkakatalaga sa kanya. May mga nagsasabi po na dapat daw po ang itinalaga ay yung may medical background. Ano po ang komento nyo tungkol doon? Unang-una, syempre, ideal po yan. Pag inisip natin, syempre, DOH, pag tinawag natin DOH, Ministry of Health ito, syempre, iisipin mo dapat medical practitioner ka or medical doctor or healthcare worker ka. Mm-hmm. Pero marami rin naman po dito sa Department of Health na iba-iba ang profession. Meron po kami mga accountants, meron kami mga management consultants, meron po tayong iba't-ibang mga procurement officers. So, ito po ay isa lang dun sa mga profession siguro na maari natin makita, no? At highly qualified yung credentials niya. Tignan po natin kung saan po natin siya pwedeng magamit, ano? At para maging mas advantageous para sa kagawaran. Mm. Yung po bang position na undersecretary, more on administrative po ba yun? No. Actually, it depends on your assignment. May mga undersecretary positions tayo na highly technical, like you manage the public health program, or meron namang kaming undersecretary, expert sila sa operations, they manage our regional offices and our hospitals. Meron naman tayo undersecretary na minamanage na yung admin and finance natin. So iba-iba pong kakayanan naman ang meron tayo dito. At sabi ko nga, hindi lang naman po talaga entirely na health ang pinag-uusapan natin. Marami pa po tayong admin matters na ginagawa po dito sa department. Maiba naman ako, Yusek, ano, tungkol po dito sa pagdedeklara ng outbreak ng cholera sa Bacolod City po, ano pong balita doon? Well, dito naman po iniimbestigahan natin. Ano, we're closely monitoring ito pong mga ganitong outbreaks na nakikita natin.
So ito po ngayon, tinitignan ho natin yung mga source of water at saka po yung mga practices ng ating mga kababayan dyan. Bumaba na po yung team natin and we are giving technical assistance to the local government. Tayo na rin po ay nag-check ng mga water sources nila together with the local governments para makita po natin talaga ang source of infection. Mm-hmm. Opo, kasi we take this issue on a national scope, 270%, no? Opo, ang itinaas ng cholera cases. Ngayon lang po itong panahong ito. So, ma'am, dito ho, basically, tubig ho ang problema dito, ma'am, di ho ba? So, ano ang approach niyo po dito on a national level? Well, on the national level, we already are mobilizing our interagency committees regarding water sources. Kasi hindi naman po ito talaga solved ng Department of Health lang. Mm-hmm. Kailangan po natin ng Department of Environment and Natural Resources. Kailangan po natin ng iba pang ahensya para po matulungan tayo, makita natin kung ano po yung nangyayari. Marami po sa ating mga kababayan at area, especially kapag nagkakaroon ng kalamidad like bagyo, na po-contaminate po ang sources of water nila. Mm-hmm. Kaya po tayo ngayon ay nakikipag-usap sa ibang ahensya para matugunan natin ito, para ma-prevent na po natin itong mga diarrheal diseases na kumakalat ngayon sa ating bansa. Okay, yung nga po, no, yung approach nga dito, kasi ano ho ito eh, pinag-uusapan natin, water supply basically. So go ahead, Cham. Ma'am, may iba pa po bang ano, mataas ang bilang ng mga nagkaka-cholera aside from Bacolod City? Well, sa ngayon po, hindi ho natin nakikita pa na sinasabing significant no, sa ibang regions. Dito lang po talaga sa area na to, nagkaroon tayo ng ganito. Of course, in the past, nagkaroon din in the early parts of the year. Pero sa ngayon po, ito po ang tinututukan nating area. Okay. Opo. Ma'am, nagkaroon po kasi ng ano din ano ng study concerning ho naman sa mga school children sa kanilang mga pangunahin pong problema no sa kalusugan. Ang number one po ay tooth decay and second ay yung pong lice infestation no. Yung dami ho ng kuto. Ang sabi po ng DepEd sa amin nung aming makapanayam, DOH concern daw po ito. So, meron na ho ba kayo dito, ma'am? Ginagawa ngayong aksyon para po sa inyong mga regional offices, ma'am? Wala. Una-una, as katulad nga ng sabi ko, ang isang health issue, hindi yan masosolve ng Department of Health lang. Ito po ay kailangan pagtulong-tulungan ng iba't ibang ahensya. So we are working with the Department of Education regarding this. These are preventable diseases na kailangan lamang po talaga na maipatupad natin yung mga protocol at programa natin. So kailangan natin ng Department of Education to monitor the children, to always advise the mothers of these children kung paano po mape-prevent ang mga ganitong katulad nitong mga health issue, katulad niyan, mga kuto po, yan, lice infestation. Meron ho tayong mga protocol na sinasagawa dyan to prevent that. So nakipag-usap na ho tayo sa mga regional offices natin. Pinag-iigting natin ngayon ang primary care natin sa bawat lugar sa bansa. Kasama po sa primary care, ito pong prevention of this kind of diseases, especially in different settings like schools, katulad sa workplaces, pati na rin sa komunidad. Opo. Ma'am, hindi ko alam kung sa inyo pong panunungkulan sa DOH ay nalaman po yun ninyo yung ginawang purchase dati ng mga dental vans. Kasi ang usual complaint po sa mga lalawigan ay ang kawalan po ng access sa mga dentista. Nagkaroon po ng purchase dati ang DOH, bagamat kontrobersyal, pero marami po silang pinagdalhan noon ng mga dental vans na hindi naman napakinabangan kasi ang daming isyong kaakibat. Ito ba'y na balitaan po ninyo na proyekto at meron pa kayang natitira dito para magamit ng mga lugar na walang dentista? Yes sir, no. So unang-una ito pong dental vans na ito, this was procured by the department para magkaroon tayo ng access sa dentista dun sa malalayong lugar natin na hindi sila nakakapunta at nakaka-access sa ating mga healthcare facilities. So ito po, ang naging issue ay unang-una, syempre, yung mga dentista nga, katulad ng sabi nyo, may kakulangan din tayo. So ang atin pong ginawa, ang Department of Health, we are now deploying dentists also. So meron na ho tayong dentist deployment program kung saan yung mga malalayong lugar nakakapagbigay tayo nitong mga dentista na kailangan po nila. Sa ngayon po, we are working with the Department of Education para ito pong dental vans natin ay maisabuhay natin uli yung programa
At the same time, makasama yung ibang programa naman ng Department of Education para parang integrated program within these vans na meron pupunta sa malalayong lugar. Opo, I just hope and pray that these vans are still serviceable because the last COA report, no, about 5 years ago, eh, sinasabi nga po ang iba dito, eh, nabulok na lang eh. Opo. Yan po ang ating pinecheck ngayon. Katulad nga ng sabi ko, we had a discussion with the DepEd para lang po maisabuhay natin uli itong mga ganitong programa at para rin magamit natin yung resources natin na pinagamitan din naman ng pera ng gobyerno. Opo. Sige, ma'am, panawagan po ninyo sa lahat ng mga ina tungkol po sa pagbabakuna, hindi lang sa COVID, pati po yung bakuna kontra tigdas kasi nga po din, ito rin po yung isang sakit ng mga bata na ang sakawalan din po ng bakuna, hindi napapabakuna yung mga sanggol, kaya po tinatamaan ng tigdas, ma'am. Sige po, ma'am. Go ahead, please. Maraming salamat po, sir. Gusto lang po natin magpaalala sa ating mga kababayan, unang-una na andito pa rin po yung virus na nagdudulot ng COVID-19 infection. So para po sa ating mga magulang, lalong-lalo na yung inyong mga anak ay pumapasok sa eskwelahan, sana po ay pabakunahan po natin ang ating mga anak. Ito po ay mananatiling pinakamabuting proteksyon para sa ating mga anak para labanan ang sakit na COVID. Hindi lamang po COVID ang sakit na kumakalat ngayon sa ating bansa. Marami pa rin pong ibang sakit aside from COVID. At naandyan na po itong mga vaccine preventable diseases katulad ng tigdas, katulad ng hepatitis, ng TB at iba pa. So tayo po ay may libreng bakuna na binibigay para sa ating mga kabataan. Sana po dali natin ang ating mga anak sa ating mga healthcare centers para pabakunahan. Meron hong sinasabi ang ating mga eksperto na ngayon na maaring kumalat ang tigdas, magkaroon ng outbreak pagdating ng Enero hanggang Marso sa isang taon. So para ho mapigilan natin ito, dali na ho natin ang ating mga anak sa ating mga pinakamalapit na healthcare facility para mapabakunahan. At pangatlo, gusto ho natin magpaalala sa ating mga kababayan, bagamat na andyan na po ang pagtatanggal natin ng mga restriction katulad po ng ginawa na voluntary masking, gusto ko lang ho magpaalala na ito po ay magiging desisyon ng bawat isa sa atin. This is about informed choice. Kung alam po natin na mataas po ang risk natin na magkasakit ng COVID, we still highly encourage na magsuot po tayo ng mask, hindi lamang po para sa sarili nyo. This is a shared responsibility. Isipin po natin yung uuwian natin sa bahay na maaring mahawa at maaring matanda na sila o may sakit sila at magkaroon sila ng critical na infection. Yes, ma'am. At kami po yung inyong katuwang doktora sa aming programa sa panawagang ito. We will still advocate para po sa pagsusuot ng face mask sa labas. Opo. Salamat po, doktora. Thank you, ma'am. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. Si doktora, OIC po ng DOH, Maria Rosario Vergere. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.